Narito ang tampok na kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw, dito sa ating dulang, maginginto ang kasaysayan. Ating gabi na. Pero hindi pa rin ako makatulog. Naaalala ko si Abby. Tulog na kaya siya ngayon? Sana nga, kalayaan na siya. Tulad ng ipinangako ni Arturo. Si Arturo, sabi niya sa akin, sana raw ay ipagtapat ko na rin kay Abby ang buong katotohanan. Paano ko magagawa yun? Tiyak na masasaktan si Abby pag nalaman ang lahat. Baka magalit siya sa akin at iwan ako. Hindi ko makakaya yun. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano? Totoo bang nakarating sa aking balita, Selene? Umamin na si Julie sa kasalanan niya? Oo. Kinausap ko siya. Kaya niya binawi ang lahat ng sinabi niya laban kay sa dating manager ng branch natin. At si Hazel? Hindi siya idadamay ni Julie. Dahil binantaan ko siyang wawasakin ko pag dinamay niya ang anak natin. Kung ganoon, maaari nang makalaya si Abby. Salamat naman at naawa ka rin sa kanya. Ginawa ko lang ang gusto mo. Para wag na tayong mag-away pa sa husgado. What? Bakit sinunod niyo si Daddy, Mommy? Bakit? Angel, tumigil ka. Kasalanan mo kaya tayo nagkaroon ng malaking problema. Kaya dapat lang na iayos yun. Don't worry, anak. Hindi na naman babalik si Abby sa kumpanya natin. Hindi niyo pala siya dapat pinalaya! I hate you both! Mommy! Daddy! Hazel! I hate you both! Hazel! Nakita mo na. Nakita mo nang binunga ng ginawa mo, Arturo! Nagalit sa atin ang anak natin! Hayaan mo siya! Huwag mong konsintihin para hindi na lumaki pa ang ulo niya! Kaya na si Abby, kukunin niya na tuluyan sa akin si Leonard! Pero hindi! Hindi ako papayag na mangyari yun! Akin lang si Leonard! Masaya po ako at nagtagumpay tayo dito. Mapapalaya na rin si Abby. Natutuwa rin ako, Leonard. Hininga lang si Hazel. Alam na po ba niya ang buong katotohanan? Yeah. Ang paglaya lang ni Abby ang nalaman niya. Kasi narinig niya ang pag-uusap namin ni Celine. At nagalit po siya sa inyo? Oo. Kaya sinisisi ako ni Celine. Spoiled kasi si Hazel kay tita eh. Malaking pagkakaiba nila ng ugali ni Abby. Totoo po yun dito. Ang isa pang ikinagagalit ni Hazel ay ang paniniwala niyang hindi mo na siya babalikan pa kapag malaya na si Abby. Natin ang kasaysayan ni Florinda, bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw, dito sa ating dulang, maginintuang kasaysayan.
Abby? Yun ang sabi ng abogado ko, ate. Iniurong na raw ni Ma'am Celine ang kaso laban sa akin. Kaya makakalaya na ako. Masaya ako para sa'yo. Masaya ba yun? Ang lungkot ng mukha mo. Bumuntong hininga ka pa. Kuwani, nalulungkot lang ako dahil mawawala ka na rito. Mawawala na yung mabait kong kaibigan. Huwag kang mag-alala, ate. Dadalawin kita rito, pangako. Talaga, ha? Oo, pangako yan. Ako naman ang tutulong sa'yo. Kayo po pala, Tito Celine. Napasyal po kayo dito sa office ko. May problema po ba? Hindi na ako magpapaligoy. Ligoy pa, Leonard. Hindi tungkol sa negosyo ang sadya ko. Tungkol ito sa'yo at kay Hazel. Matagal lang po kaming tapos ni Hazel. Pero alam mo na, sa umpisa pa lang, hindi ba? May kasunduan kami ng parents mo. Ipakakasal namin kayo pag nasa tamang edad na kayo. Sinunod ko po si na mami at daddy, tita. Niligawan ko si Hazel. Sinikap ko po na matutuhan siyang mahalin. Pero siya na rin pong nagturo sa akin para hindi mangyari yun. I'm just being honest with you, Tita Celine. Ang hindi magagandang ugali ni Hazel ang naging dahilan. Kaya po lalong lumayong loob ko sa kanya. Hindi kaya si... Ang ibig ko sabihin, hindi kaya ibang babae ang dahilan? Kaya ayaw mo na siyang balikan? May iba nga po akong mahal. Pero karapatan ko lang po yun. Dahil matagal na kaming break ni Hazel. Si Abby ba? Siya bang mahal mo? Opo. You mean kayong dalawa na? No, tita. Nanliligaw pa lang po ako sa kanya. At ipinalam ko na rin po ito kina mami at daddy. At pumayag sila? Naunawaan po nila ako, tita. Kaya sana, pagsabi po kay Hazel, nakalimutan na niya ako. Sana po maisip niya na ang pag-ibig ay hindi pinakikiusap at lalong hindi ipinipilit, kundi kusa itong nararamdaman. Sinabi sa akin ni attorney kanina? Oo. Ngayon ang araw ng paglaya mo. Paano? Si Tito Arturo nang magpapaliwanag sa iyo ng mga nangyari. Kasama mo si Tito Arturo? Oo. Nariyan sa labas at hinihintay tayo. Aalis ka na pala, Abby. Huwag kang malungkot, Ate Vanjie. Tulad ng pinangako ko sa iyo, lagi kitang dadalawin. Nasaan nga pala hindi namamusulat para sa pamilya mo? Akin na! Dadaling ko sa kanila! Maraming salamat, ha, Abby. Maraming salamat. Balikan natin ang kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw dito sa ating dulang, Mga Ginintuang Kasaysayan. Inay! Abby! Ano ko? Malayo na po ako, Inay! Salamat po, Diyos ko. Dininig mo rin ang aking mga panalangin. Miss na miss ko po kayo, Nay. Kayo po ni Lola. Oo nga pala. Inay! Inay, halik kayo! Narito na po si Abby!
Florinda! Ay! Totoo ba? Nariyan ang aking apo. Opo, Lola! Makakasama ko na po kayo ulit. Oh, naku, ang aking apo. Apo, mabuti naman, narito ka na. Ay, sana sinabi mo sa amin na ngayon ka lalabas para nasundo ka namin ang nanay mo. Eh, nasurpresa nga rin po ako, Lola. Pero inihatid na po ako dito ni na Leonard at Sir Arturo. Saan ka galing, Arturo? Hinahanap ka ng isa nating kliyente, pero kanina ka pa wala sa office. Sinundo namin ni Leonard si Abby. Dihati namin sa bahay nila. Ano? Arturo, bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Bakit? Wala akong nakikita masama sa ginawa ko. Pinalaya ko na siya. Ano pa bang gusto mo? Bakit patuloy mo siyang pinupuntahan? Paano kung may makakita sa'yo na kakilala natin? Ano na lang ang isipin nila? Wala akong dapat ikahiya, Celine. Wala akong ginagawang masama. Kaya? O baka naman, kaya mo tinutulungan ang babaeng yon dahil gusto mo siya. Pareho kayo ni Leonard. Ang dumi ng isip mo. O hindi naman imposible yon dahil babaero ka. Matagal na akong walang ibang babae. At kung nagawa ko man yun, ikaw ang may kasalanan dahil malaking pagkukulang mo sa akin. Pero ayaw mong kilalanin ang pagkakamali mo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto mo rin siya, hindi ba? Aminin ko. Nagkaroon ako ng paghanga sa kanya dahil na rin sa magaganda niya mga katangian. Sinasabi ko na nga ba? Ngunit nagbago ang lahat ng madisgrasya ang kanyang ama. Dahil nakita ko ang kabutihan ng kanyang puso. Kung gaano siya katinding magmahal. Kaya nangarap ako na sana si Abby na lang ang naging si Hazel. Arturo! At saka ko lubos na naunawa ang nadarama ko para sa kanya ay paghanga ng isang magulang para sa isang anak. Celine, ang gusto ko sana, tanggapin mo na rin si Abby bilang iyong anak. Kilalanin mo na siya. Sira na bang ulo mo? Nailayo ko na siya sa akin ng matagal na panahon. Hira nga. Panahon na para ituwid mo mga pagkukulang mo sa kanya. No! Ang alam ng lahat, si Hazel lang ang anak ko. Kaya siya lang ang tinatanggap ko. Wala nang iba. Pero Celine... Tawa na! Tigilan mo na pakikialam mo sa buhay ko, Arturo! Nakalimutan mo na ba? Ang buhay mo ay buhay ko rin. Dahil asawa mo ko. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi mo na mababago ang pasya ko. Hindi ko anak ang babaeng yon. Si Hazel lang ang anak ko. Siya lang! You mean, inalis ka na ni Mami sa trabaho? Yes, ma'am. Kasi umamin ka. No! Before pa ako umamin, alam na nila. Dahil nag-imbestiga si Daddy. Kaya nalaman nilang lahat. Kaya wala na ako nagawa kundi ang aminin na lang. Malamang malaya na ngayon si Abby. Pinalaya nila. Kaya nga ako nagalit eh. Di ko sila kinakausap. Eh paano na ngayon, ma'am? Ganito na lang ba tayo? Papayag ba tayo na namatalo na lang ng Abby na yun? No! Ang gusto ko, mawasak siya. Masira. Mawala sa landas ko. Ano kayang maitim na balak ang muling gagawin ni na Julie at Hazel laban kay Abby? Mga nagsiganap,
Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Alan Ortega, at Chiquit del Carmen Amor bilang Florinda. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.